Normally, pag nasa bahay tayo, pag sinabing meal time, abay, we always look forward to this. Pero yung meal time, naging yucky time, ano kaya ang dahilan? Alamin natin sa ating face-to-face, hear it ni Dr. Love. Ito mo sa amin ng buo at Regina yung tungkol dito sa mabahong kanal tuwing ikaw ay kumakain. Totoo ba? Totoo po yun. Sa tingin mo, sinasadya, timing, ganon? Eh, sinasadya po yun kasi sa tuwing mag-aalmusal kami, tatanghalian, saka po siya maglilinis ng kanal. Ay, sino naman po gaganan? Gano'ng katagal na ganyan? Buwan na po yun. Nakaraang buwan pa po. Ah, simula nung nakaraang buwan. Opo. So, pagka ginagalaw kasi ang kanal, alingasaw yun eh. Oh, so, sa tingin mo sinasadya tuwing breakfast o lunch, ganyan? Opo. So, anong sinasabi mo? Ay, sabi ko, dapat magpapasintabi ka pag maglilinis ka ng kanal. Dahil kumakain kami. Ay, sabi, ay nako, wala akong pakialam. Sabing ganon. Eh, baka iyon lang ang oras na nakatoka sa kanya, Ate Regina. Ano sa tingin mo? Ay, hindi po. Kasi po, nililinis din naman namin po yung kanal, pero hindi po namin tinataw na may kakain. Nag-aaway na ba kayo tungkol dito? Nagbubungangaan po kami. Okay. Kaya lang, hindi pa po kami nagpapangabot. Muntik-muntikan lang. Oo, eh kasi, alam mo, nakaka-perwisyo talaga. Paano ka nakakakain tuwing maamoy mo na? Eh, hindi naman po kami gaganahan ng pagkain kung maamoy namin ni basura. Oh, di ba po? Kayo naman sa katayuan ko, siyempre, kakain ka ng tanghalian. Saka bibirahan ng paglilinis ng kanal. Eh, sabi, oy, may mga kumakain ba dyan? O, pasintabi muna. Mamaya na. Sa bagay, may katwirang ka. Pero panoorin nga natin itong video na ito na sinasabi tungkol sa kanal na yan. Saan na ba? Pasintabi ho sa mga kumakain. Okay. Ako, sabay ka, sabay pa naman natin. Ito po yung kanal nililinis ni Alneng. Tapos yung mga kanal po. Asan ang kanal dyan? Ayun po. Okay. Asan ang bahay nyo? Yan po, tapat ng ano. Kumakain na dito. Ayan po, dyan po. Ay, ano ba yan? Pader. Pader po ng kapitbahay namin. Talaga bang umaamoy ng sobra, Ate Regina? Opo, kasi po, puro tai po yung umaagos doon. Tai ng aso, tai ng mga bata, ganun po. Mga basura. Lalo na po pag umuulan, gumabaha po. Nakakadiri naman pala yan talaga. Nako, teka nga. Siya raw ang sumira sa sanay masarap na kainan ni Regina at ng kanyang pamilya. Almira, pasok! Imbis na dapat tumutulong kayo dahil yung pinitsura na yun, imbis mong bahay ko, inaagos siya ng tubig. Kaya wala kang ginagawa kundi mag-chismis ng umaga. Ako, apektado! Kahit pa mag-chismis at to, hindi naman ikaw ang pinag-chismis namin! Okay. Ate Almira! Pero siya ang tanong, sinasadya mo daw ba talagang maglinis tuwing sila ay kakain? Sa sinasadya po yung paglilinis ko na yun. Kasi yung sa lugar po namin, yun po ikanal po na maliit. Pagkain po, mami, once magkaroon po ng ulan, talaga napasok po sa bahay namin. Talaga marami po akong karton sa bahay. Bago, ay, kaya kailangan po linisin. Ispander po kami, mami. Imbis po na sila tumulong, ireklamo pa nila ako. Tama ba yun? Dapat nagtutulungan kami kasi squatter kami. Tama yun, Ate Almira. Pero ang tanong, bakit daw ay hindi ka nagpapasintabi muna bago ikaw ay tumulong dahil talagang umaalingasaw yung baho? Ma'am, hindi pa kasi mauna po doon sa amin. Papunta po sa kanila. Hindi ko po talaga sinasadya yan na sila kumakain. Kailangan po talaga araw-araw linisan. At hindi lang po sa akin ang gagaling yung dumi ng aso. Mga sinasabi nila, wala naman po akong batang maliit. Natural na po nilinisin ko dahil hindi po talaga kami makakatulong sa aming loob. Ay, siyempre, umaagos sa amin ang mga tae. Squatter yun eh! Kahit paglilinis mo! Kanal yun eh! Ba't sabi niyo sa kainan? Ano ba kumakain? Alas 12 po. Minsan alas 11. Mainit yun na ya. Ba't kayo, Ate Almira? Parang maglilinis yun ng init-init yun. Hindi, parang, ano nun, pretensya. Ay!
Lina, ano yung sinasabi mong hindi totoo na nagkakataon lang? Ang sinasabi mo ay masama lang ang loob ni Almira sa iyo. Okay. Ano ba ang masama nangyari? Masama talaga po loob niya sa akin. Bakit? Ang inaano niya, lagi kami nagchichismisan ng mga kapitbahay. So pinagbibintangan kayong pinagchichismisan mo siya? Oh, ang akala niya siguro, pinagchichismisan namin siya kasi kada dadaan siya, nandudun kayo. Ano nang tingin niya sa akin? Hoy, Almira, napakaulang hiya mo. Totoo yung nasabi niya, no? Na ikaw ay naglilinis. At sa aming halaman, kapag natapon ang iyong dumi, tama ba naman yun na ako naghihikap ako sa pag-uwi? Tanda na ako, Almira, para gawin. Eh, matanda ka nga, sinungaling ka naman. Ano sinungaling? Ikaw ang sinungaling. Dahil ang dumi mo, Nanay, Alicia, upo muna kayo. Andito ho si Lina, ha, nasa kaliwa ninyo. Ano ba ang kinalaman ng kanal sa mga halaman mo? Siya po, pag siya nagwawades, doon niya tinatambak sa halaman ko. Hindi ko po ako naniniwala sa kapitbahay, lalo na salita lang ng kapitbahay. Pero nung araw nang ako nasaksihan mo. Nasaksihan ko na. Nanay, wait na. Hinga muna malalim. Babalikan ka namin dito sa Face to Face. Harapin mo, face to face. Harapin mo, face to face. Yes, nanay, naka-relax na nanay. Okay, ang sinasabi ni Aling Alicia ay ang mga alagang halaman niya, Ate Almira, ay doon mo raw tinatapon ang kanal. Hindi po totoo yun, ma'am. Ay, nakita ka raw niya. Hindi po, meron din magpapatuloy sa akin. Napakasinungaling mo. Andin yung basura ko, hindi mo itapon sa basura. Anong sabi mo? Di ba kinausap kita? Anong sabi mo? Ma'am, ako nadadampit. Hindi ba ako kinausap? Nadampit mo. Nadampit mo. Nadampit mo. Sinungaling ka pa. Ha? Nako. Kaya nga, matanda. Hindi ako sinungaling. Yes, Ate Regina. Ano masasabi mo? Totoo ba yung sinasabi ni Nanay Alicia? Totoo po yun. Kasi sinabihan niya na may basurahan. Dakutin mo naman at yung mga halaman ko itatamaan ng mga putik. Tapos po, edi, sabi niya naman, oh, ay nako, mamaya na! Sabi niya ganun. Dapat, pag nakikita niyo na ako naglilinis, tumutulong kayo. Dahil lahat sa akin ang gagaling yun, hindi lang sa akin. Ano ginagawa niyo? Paano kami tutulong sa alam? Ano ginagawa niyo? Ano naman siya nagliniyat? Ano sabi mo sa akin? Huwag ka nang sumulong, kaya ko ito. Dahil bata pa naman ako. O ikaw, matanda na. Ayaw mo pala magpa... Diba? Sabi mo? Ano nangyari, Ate Almira, na hindi ka rin naman daw kasi nagpapasintabi tuwing ikaw ay maglilinis? Ano yung totoo, ma'am? Gumagawa lang sila ng dahilan. Ay, nako, ikaw gumagawa ng dahilan. Mga sinungaling yan, mga gusmosa yan. Bata pa ako, matanda na. Matanda na yan pag kami niya, anong gusmosihin to? Para makinig. Yung dumi mo, itatapon mo sa akin. Hindi totoo yan. Tama ba yun? Ugaling ka. Nanay Alicia, kamusta naman ang mga halaman mo ngayon? Eh, iba ay, po. Namatay na po. Wala kang halaman sa paso eh. Paano mamamatay? Wala kang halaman sa paso. Ano wala? Ang dami. Paano nga naman? Ako meron. May halaman ako. Maari ba yun? Ay, kaya mo lang sinabi yun dahil wala po, na. Namatay na po. Siya lang ang nagsasabing walang halaman sa paso. Ayan po. Okay, so eto na ha, umabot na daw sa barangay ang reklamo ninyo, tama ba? Opo. Anong sabi ng barangay? Sabi na nga ba, pasensyaan daw na namin dahil bata. Pwede ba yung magpasensya, kami na magpapasensya? Hindi naman pwede yung ganun. Actually, mga ginang, walang problema sa inyo, sa community ninyo. Walang problema. Nagtatanim lang kayong, iniinis nyo lang ang sarili nyo. Nagtatanim lang kayo ng galit sa kapwa nyo. Magandang purpose. Tingnan lang natin, ha? Sa inyong area, araw-araw naglilinis si Almira ng kanal. Kaya nagre-reklamo si Regina kasi mabaho. In other words, kung araw-araw siya naglilinis, ang tinamaan ng kulog ng mga residente dun sa lugar ninyo, balahura, tapon ng tapon, kung saan-saan lang, napupunta dun sa kanal, kaya araw-araw kailangan linisin. Intayin yung umulan, yari kayo. Bakit hindi kayo magtulungan? Bakit imbis na magkagalit kayo, magngitian kayo, at magtulungan kayo, magsama-sama kayo,
You know, si Aling Alicia, mahilig maghalaman. Turuan mo sila kung paano magtanim ng halaman sa harap ng bahay nila. Si Regina, nagre-reklamo dahil laging kung kailan kakain, tsaka doon naglilinis naman si Almira ng kanal. O di baguhin ni Almira ang oras ng paglilinis, alas dos. Isama mo si Regina sa paglilinis. Lahat kayo magtulong-tulong at ituruan ng disiplina ang mga kapitbahay ninyo, kayo maging pulis na huwag magtapo ng basura sa kanal kasi kayo rin ang mahihirapan. Tayo na ang gumawa ng maganda. Huwag na nating iasa sa barangay. Tayo-tayo na lang. Isang marunong magtanim, turuan mo para makapagtanim din sila ng halaman sa harap ng bahay para magandang tingnan. At sama-sama kayong maglinis ng inyong kanal para malaman niyo kung gaano kahirap ang paglilinis. Salamat po.